they will not be limited, Lord God, by their courses na tinapos, kundi, Lord, kung ano may yung pabor mo para po sa kanila. Dalangan namin lunurin nyo sila, Panginoon, ng yung pagpapala, maging sa kanilang paghahanap ng bagong trabaho o anuman, Panginoon, samahan nyo po sila. Lord, we celebrate with them, O God. Lord, salamat pong muli sa panibagong level sa buhay po nila, Lord, and we declare the best is yet to come in their lives. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Congratulations, no? Si Wendell po pala ang suma. Suma ba? Ikaw ba suma? Suma. Hallelujah. Tayo kaya, kailan tayo gagraduate? Magandang transition yan, ano, sa message ko ngayon. Kailan ka gagraduate? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, hindi guro man graduate. Gagraduate lang lang yan pagka... Yon, graduation. Yun ang graduation natin. Pero habang buhay ka, tuloy-tuloy po, no? At sa ating pong usapin, sa buong Marso po, nandito ka ba ng buong Marso? Complete attendance po ba tayo buong Marso? Buong Marso po, ang pinag-uusapan po natin ay consecration. Amen? Consecration. Nandun din po yung pinag-usapan natin ang circumcision of the heart. Kasama po dyan yung mga suffering. Sabi mo, suffering. I'm beginning to fall in love with this message of suffering because I believe every time we suffer, there is glory behind those sufferings. Amen? Amen? Don't be afraid of suffering. No? But every time a pastor would mention about suffering, yung mga mukha po ng congregation at yung palakpak po, humihina. No? Pero gusto niyo po bang pag-usapan pa natin ang suffering? No? Kasi yung suffering na pag-uusapan natin ngayon, wala pa sa kalingkingan sa pinagdadaanan mo, no? Sa pinagdaanan ho ni Jesus Christ. Yun ang ultimate suffering. Amen. Amen po. Pero maganda ho na makita natin na merong advantage para po sa atin ang suffering. Again, sabi po natin last week, ang suffering po ay yung hindi po yung wala kang makain sa bahay nyo, hindi po 'yon. Yung suffering na walang pamasahe, hindi po 'yon. Ang suffering ho na pinag-uusapan natin dahil pinili mo na mag-serve sa Lord, antabayanan mo ang mga pagtatakwil, no? Antabayanan mo ang mga panunot siya, tama ba? Pangungot siya. Antabayanan mo ang mga dati mong friends na nakakasama mo sa mga habits mo, sa mga na hindi na ngayon. Itinatakwil ka na. Yan yung mga suffering, matitindi po 'yan, no? Maski mga magkakamag-anak minsan nagkakaroon ng division kasi nga po ikaw pinili mo na mag-serve sa Lord, no? Naiintindihan niyo 'yung sinasabi ko? Those are the kinds of suffering, no? O marahil, maraming facet, or maraming muka ang suffering, no? Pwedeng suffering sa health mo, no? Maaring dumadaan ka ngayon ng matinding pagsubok sa kalusugan mo, but it doesn't mean pinabayaan ka na ni Lord. Pero syempre, habang dumadaan ka dyan, hindi masaya, di po ba? At tinatanong mo si Lord, Lord, kailan ba ako gagraduate dito sa sakit na to? Minsan tinatanong natin, Lord, pakibilisan naman. But I want to share to you this morning some of the truth because tayo po, in this month of April, ipagpapatuloy po natin ang usapin po sa consecration. Gusto niyo po ba yon? Amen. I want you to look around and gusto ko pumili ka ng isang tao at titigan mo yung isang tao na yon. Can we all stand up? Let's all stand. Come on, this is a church and this is not parang, sige, okay lang po. Relax lang, relax. Huwag masyadong ano, relax ka lang, no? But I want you to go around, find one person. Kung komportable ka, okay lang. Kung hindi mo kakilala, okay lang din. Palakasan lang ng loob niya. I want you to find a person na hindi mo masyado nakakasama lagi, no? Huwag yun. Siyempre, asawa mo, lagi mong kasama. Find someone and say, you look good today. Pero bago mo sabi, pagkatapos mo sabihin yon, but you know what? Even if you look good today, behind that makeup, there's drama. No? There's drama. Bawat pamilya, may kanya-kanya hon tayong drama. Sige, umikot ko tayo. Para maging realidad po, sabi mo, behind that bagong damit o magandang sapatos, behind that smile, there's drama. Sabi mo, there's drama. Sige na, sige po. Find someone to talk to. You look good today, no? Ang Pinoy kasi pag binati mo, nakasmile na yan eh.
Pero behind that smile, merong drama. Amen? Tapos kunin mo na rin yung cellphone number. Yan. Totoo ba yun, Francis? Na behind that smile, there's drama. There's drama in life. Alright. Kung naniniwala ka dun sa sinabi ko na yon, sino naniniwala na bawat pamilya may kanya-kanyang drama? No? May kanya-kanyang kwento. No? May kanya-kanyang history. May kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen? If you believe that, pwede ba natin palakpakan si Lord? Makakaupo na ho kayo. Yung drama po na yan, bawat... Minsan, pag tinitingnan natin ang mga pamilya... Sino dito pagka nagkakainan kayo na pagkukwentuhan yung isang pamilya? Minsan, no? Kunyari, yung pamilya ng utol mo, pamilya... O, oh, makinig. Ang di makinig. Ayan na. Nagtsikahan na. Ayan. Alright. Okay. O, oh, balik na ho tayo dito. Okay na po. Minsan, pag kumakain ho tayo sa pagkainan, napagkukwento, hindi naman sa napagchichismisan, pero, uy, alam mo ba si ano? Oh, grabe ang buhay nila, no? Oh. Di ba, minsan may ganun po tayo? Unless napaka-banal nyo na wala kayong pinagkukwentuhan na iba, no? Napaka-boring naman ang buhay nyo pagka ganun, no? Minsan kami mag-asawa, dahil marami kaming ina-handle na cell, minsan nasisilip namin yung mga buhay-buhay nila. And we get to talk and evaluate and pray for it, no? Sabi ko, Han, iba-iba tayo ng drama sa buhay. Maski ikaw, yung drama mo sa pamilya mo, drama ko sa pamilya ko, magkaiba. No? Pero parehas na minsan, dahil nga drama, hindi nakakatawa. No? Nakakalungkot, naiiyak ka. No? Feeling mo, ikaw na ang pinakamatindi ang drama sa buhay mo. No? Kailan ba yung huli mong naramdaman na ikaw ang pinakamatinding drama sa buhay mo? No? Ang lupit, Lord. No? Para bang hindi, wala nang pwedeng lumagpas dyan sa pinagdadaanan. Sabi ko sa Bible na lahat ng pinagdadaanan ng isang tao ay common, it is already common. Sabi mo nga common. Ibig sabihin, yung problema sa asawa mo, yung problema mo sa finances mo, yung problema mo sa relationship mo, yung problema mo sa school, yung problema mo sa trabaho, already common. May mga dumaan na po dyan. No? May mga dumaan na dyan at nagtagumpay. May mga dumaan na rin po dyan na hindi naman nagtagumpay. Pero yung mga nagtagumpay, maganda siguro tingnan natin kung paano sila nagtagumpay. Amen? Pero maganda rin, tingnan din natin yung mga taong bakit hindi sila nagtagumpay. No? Tayo po, dahil may pinagdadaanan po tayo, sabi ko nga na madalas kong sabihin sa inyo, kung may pinagdadaanan, anong gagawin natin, Agnes? Pagdaanan lang. No? Huwag tambayan. Yung iba tumatambay na eh. No? Mahilig tumambay. Amen? So, basically, this morning, yun pong ating magiging topic. No? Tatanungin ko na naman, sino may pinagdadaanan dito? Lahat tayo may pinagdadaanan. Amen? Pagpunta mo rito, saan ka dumaan? Sa EDSA, dumaan ka doon, di ba? Pagdaan mo sa EDSA, may pinagdaanan ka na naman doon, di ba? Literally speaking, no? But this morning, I would like to share to you a very famous verse. But this time, we will go through it slowly and I will try to give you four things that we need to do while going through. Uy, maganda yan. Dapat yun ang title ko, no? But my title this morning is entitled, ayun na pala, sorry. My title, the title of the message this morning is Rejoice in Our Suffering. Mukhang magkasaliwat, no? How can you rejoice in your... Who among you here really rejoice in their suffering, in your suffering? No one. Wala. Siyempre, di ba? Pero, kung ikaw ay anak ng Diyos, pwede mong gawin to, that you can rejoice in your suffering. Amen? Meron kang alam na hindi alam ng kapitbahay mo. Meron kang alam sa puso mo na gagawin ni Lord na hindi pa naririnig ng ibang tao. No? It's because you know something in His Word. Amen? Not unless you don't know God's Word. No? But this morning, I would like to share to you the very Word of God. No? The Word of God in the book of Romans, chapter 5, verse 3 to 5. And again, this is Apostle Paul speaking to the Romans in Rome, of course. No? And
He is telling that faith made us righteous. Through faith, we have become righteous in God's sight. No? Through faith, we can conquer. Through faith, we are victorious. Sabi mo, victorious. So this is a fight that you need to realize that from the very start, you are already declared victorious. This is a fight wherein you only need to reinforce it. You are already victorious. At the end of the yung verdict po ng fight na to, you are declared victorious. Amen? So, nagsisimula ka pa lang, panalo na. Amen? Gusto niyo po ba yun? Nagsisimula pa lang, panalo na. Amen. But along the way, there will be suffering. Sabi mo, sufferings. And in the next weeks, like four, we have 5 weeks April. Buong April po, we will talk about consecration. And this is part, kasama ho to. No, hindi mo pwedeng ihiwalay. Kasama po to sa consecration, kasama po to sa pagtatalaga, kasama po ito sa pagtatama, sa discipline, at sa gagawin ni Lord sa buhay mo, kasama ito. Hindi mo pwedeng maihiwalay. Amen? And at the end, I realize consecration don't stop, never stops. Amen? Consecration is every day. Habang buhay ka, may consecration. Amen? Habang buhay ka, may pagtatalaga. Habang buhay ka, nagdidesisyon ka. Amen? Hari nawa, sa katuruang ito, ay makuha natin, matutuho tayong magdesisyon sa tama. Amen po. So that later on, mas less po yung ating mga failures. But talking about failures, nakita niyo po ba yung pinost ko sa Facebook a couple of days ago? Sabi ko, failures or failure is embedded in a person's success. Do you believe that? In every person's success, there will always be failure. You cannot escape from failures. You will always fail. I will always fail. You've failed once, twice, thrice, many times, no? But it's iba rin po yung you fail with the same mistake many times. Iba rin po yun, no? Katigasan na ho ng ulo yun. But if you fail, bukas iba na namang failures, I guess okay lang sa akin yun. Ibig sabihin, natututo ka, no? Amen? Nakukuha niyo ibig sabihin? So, don't be afraid of failure because kung mas magiging matalino ka, you can use that failure as your stepping stone. Amen? And not a step, not a block, not a hindrance. Amen? So basically, dyan ho tayo ikot ngayong umaga. And if you're ready, I'm gonna read this verse. I want you to prepare your hearts. Romans chapter 5, verse 3 to 5, it says, not only that, not only faith, hindi lang daw faith, but we rejoice in our sufferings. This is Apostle Paul saying to the Romans, sabi, but we rejoice. It includes him. Hindi lang kayo. Tayong lahat. We rejoice in our sufferings. Knowing that suffering, meron siyang alam, ano yon? That suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Amen? Amen? Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Heavenly Father, we honor you today with your words of life. And Lord, let it be so alive in our hearts, in our minds, and let it be for our benefit, O God, that we understand the meaning of your words, O God. Lord, help us, O Lord God. And teach us how to seek you and to discern your spirit, O Lord. Pangunahan niyo po kami, banal na espiritu. Samahan niyo po kami. At lahat ng merong tenga na nakikinig ngayong umaga, Lord, marinig nila ang mensahe mo at maipamuhay. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Isa kong masigabong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. In this verse, I saw four things that we can do while going through. Amen. What can you do while waiting, while going through your trials? No. What can we do? What can we do? These are four. I'll give you the first. Number one, very basic. Totoo lang naman po that we worship the Lord while waiting, while going through. Who among you here loves to worship?
I'm not asking you how long you here loves to sing, because singing is not worship. Singing alone is not worship. But worship is focusing on God. Worship is, Lord, I know that you're here and I will worship you no matter what. If we are to define worship, worship is not what you feel and how you feel. Worship is your everyday life. It should be your lifestyle, or it should be your life. Worship is not like mag-worship lang ako pag trip ko, no? Worship should be your life. Amen? Then we are, number one, worship the Lord. Sabi mo nga, worship the Lord. Ang kabaligtaran po ng worship the Lord is complain to the Lord. No? Many of us, I hope that in this church, sa bawat isa po sa atin dito sa church, knows how to worship the Lord in and out of the situation. No? Whether you're blessed or not, you're suffering or whatever, you worship God. No? And these are the people who are tested through fire. These are the people who will worship the Lord even if hindi niya feel. Some of us will only worship God on Sundays, but not on Monday, Tuesday, Wednesday. But we are to worship the Lord every day. And you might say, Pastor, but I don't sing. Sabi ko nga po, ang worship is not singing. It may be a form of worship, but it's not really worship by itself. Amen? Worship is your life every day. When you wake up, everything that involves your actions, your attitude, is worship to God. Ganun po katindi ang worship. And that's what we do. Ang tanong is, do we worship God? Because if we don't worship God, maybe we complain more than worshiping God. One of the barriers, one of the hindrances to every promised land. Who wants to have their promised land? Who wants to go to their promised land? Is when you complain. God is not saying, you're no longer, hindi ka na makakarating sa promised land mo because you complain. No, hindi niya naman sasabihin na hindi ka na makakarating. Makakarating ka pa rin. But you are, pinoprolong mo lang, dinedelay mo. Every time, let me tell you this, every time you complain, no, iba yung, paano ba mag-complain? When you question your situation, instead of worshiping God, napaka-reliyoso naman yan, I'm just evaluating my, ano, no. When you evaluate, be very careful that you just evaluate, not complain, no? But sometimes, when we evaluate our situation, grabe talaga ang buhay, no? Yan, nagsisimula sa ganyang tono, no? Oh, alam mo ba, ganyang magyayang? Basta mga ganun na yung tono mo, yung pababa, ang ganun yung boses, malamang complain yan, no? Naintindihan yung sinasabi ko? Be very careful na you don't complain. Complain ay maaring nasa trabaho ka, nasa business mo, and you complain. Ang tumal ngayon, no? Grabe. Mga ganyan. Naku, layuan mo yung mga ganyan ang espiritu kasi wala nang ginawa yan kundi mag-complain. Grabe ang gobyerno ngayon. Mga ganyan. No? Kailan ba, ano? Diba? Barong, pwede namang gatungan. Pwede namang, oops, sorry. Kung wala kang magandang sasabihin, better shut up. Amen? Yun ang madalas nila sabihin. Which is true. Kasi kung wala ka naman sasabihin maganda, sa tingin mo ba, pakikinggan ka pa eh, hindi na nga maganda. Do not complain. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang sa inyo, huwag ko tayong mag-complain. Ay, ibig sabihin ba niyan, Pastor, eh, hayaan na lang natin. Magpaka-passive na lang tayo. Bahala na si Lord. Hindi naman ganon. Mag-worship ka na lang. Amen? Instead of complain. So, may magagawa ka ba pag nag-complain ka? If you complain, madadagdagan ba yung araw mo? Lahat tayo, kanya-kanyang 24 hours, pare-pareho yan. Wala pong pinanganak dito na 20 hours lang, 23 hours lang, meron siya sa isang araw. Lahat tayo, 24 hours, no? Kaya huwag kang mag-complain. Kasi yung iba, kahit pa paano, nagagawa nilang maging masaya pa rin kahit bugbog sarado sila ng 24 hours. Amen? Naiintindihan niyo po ba? It's the attitude of your heart that God looks at. He looks at your heart. Nagko-complain po ba? I can almost tell or say
When you post something in the face in your own page, if you're complaining or not, no? Madali kong masasay ko yan, no? Meron akong mata sa ano, hindi, joke lang. Kasi minsan, pag nagsusulat, sino dito may mga pinost sa FB na ganito, ganyan, may binasa ko kami, ah, hindi pala, joke pala yan, April Fool's Day pala yan. Sabi niya, pupunta raw siya sa stage, si Mawel pala yan. Sabi ko, si Mawel, alis na, ano? No? Yung pala April Fool's, no? Huwag kayong makikisali sa mga April Fool's, ha? No? Kasi baka kayo mismo ma-April Fool's, no? Gusto nyo bang ma-April Fool's? Hindi naman, di ba? But what I'm saying is, huwag ho tayo mag-complain. Be content, ano? Be in content. Tama ba? Be contented, no? Magpasalamat ka. Ang isang taong nagpapasalamat, malamang hindi nagre-reklamo. Amen? Kung mapangpasalamat ka, hindi ka nagre-reklamo. And I do believe, as you go through your trial and not complaining, pinapabilis mo yung proseso. Amen? And this is consecration, no? You have to make that decision, Lord, today, I will not complain. Grabe ang init ngayon, no? No? Pagka malamig naman, grabe ang lamig-lamig ngayon. Ano ba talaga gusto mo? Sala sa init, sala sa lamig, no? Ano ba talaga gusto mo? Yeah. Di ba? And most of the time, we find ourselves complaining. O sabi mo sa katay mo, oh, huwag ka naman kukomplain, ha? Ako din naman nagko-complain din. Kaso minsan, wala akong kalaban-laban sa pinagko-complainan ko. No, kunyari, sa parking lot, example lang, parking lot. Eh, tagsibol ngayon ng bulaklak ng santol. Alam mo yung bulaklak ng santol, maliliit yan eh. Pag humangin ng malakas, laglag lahat yan sa sasakyan mo. At pag yan nag-corrugate, tama ba corrugate? Nagsama-sama yan sa drainage ng kotse mo at hindi na-drain lahat, nagiging lupa yan, kinakalawang yung sakyan mo. Nai-imagine ko lahat yan tuwing may pumapatak ng bulaklak ng ano. At nagko-complain ako sa puso, Lord, that putulin na lang ito, puno na ito, walang silbi ito eh. Ganyan, di ba? Pero wala akong kalaban-laban, puno yan eh. Wala, may feelings ba yan? Pwede bang ano yan? Pwede mo bang upakan yan? Di ba? Pwede upakan yan. Sabi ko na lang, Lord, okay lang, wawalisin ko na lang po araw-araw. Live with it. No. You don't have to live with it. But you just have to work with the situation. No? Kasi maybe, always remember na may inaayos na puso. No? Well, kung maayos na puso mo, kahit naranasan nyo na ba, snow naman, natabunan ng buong snow yung kotse mo. No? Ang ganda siguro ng problema yun. No? Oh, yung pinsan ko, na nasa Canada, oh, where's my car? No? Pero syempre, natabunan na ng snow yun. Ayun, matitindi mga reklamo. Pero tayo, gustong-gusto na, Lord, sana magka-snow dito. Siguro pag nagka-snow naman dito, reklamo naman tayong reklamo. Grabe, lamig-lamig naman. Anyway, yun lang yung mga basic na reklamo natin sa buhay. Ano ba naman yan? Lechon na naman ulam natin. Grabe. Di ba? O kaya, ano yan? Na, ma, ano ba to? Bagong na naman. O yan. Pero may sinasaw-saw pala na ano, pork chop o kaya. Whatever is given to you, begin to say thank you first. Late naman ang sweldo ko. Kung iba dun. Ba't ano ba trabaho mo? Di ba? Amen? Naintindihan nyo? O huwag na kayo magre-reklamo. Ay, ayoko na dun sa church nyo. No? Si Pastor, puro patawa, wala kami natututunan. Basic na nga ito yung tinuturo ko sa inyo, wala pa kayo natututunan. Ibig sabihin, oh, parehas kayo nagre-reklamo, pati si Pastor nagre-reklamo na rin. Oh, magre-reklamuhan kayong dalawa. wala na. No? But if we begin to, that's why praise and worship every Sunday is very important. Because before we listen to the Word of God, we begin to, inuumpisan natin ang pasasalamat. Lord, thank you, Lord, for saving me. No? Walang ibang mas magandang puso kundi ang mapagpasalamat. Now, begin to thank God. When you go out of this place, begin to thank the Lord. Lord, thank you, Lord. May pamasahe pa ako. Hindi ko binigay lahat sa tithes. May pamasahe ako. Yes. May pangtangal yan. Amen? Worship the Lord. Philippians 4:4, sabi doon, rejoice in the Lord or worship the Lord. Rejoice in the Lord. And I will say it again, rejoice. Nakakatuwa. I look at different version of this verse. Isa lang ang sinasabi. Ito lang din.
Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. It is not a request, it is a command. So if you don't rejoice, you sin. Amen? If you don't rejoice, you sin. Tama ba? Kasalanan pa lang, ano? Hindi nagre-rejoice. No? Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba nagre-rejoice yan? Sabi mo, Pastor, may drama kasi sa buhay, kaya ito, nagdadrama ngayon. No? No? But you know what? Dun sa nakita ng future, which is in Christ, can rejoice now, even if you're going through your own difficulties in life. You can rejoice now. Later on, I will share that. Next, James chapter 1, verse 2 to 3, sabi dun, consider, basahin natin sabay-sabay, consider it what? Pure joy. Joy is not something we see most of the time, but joy is something that's within that it reflects outside. Happiness, pag happy, nakangiti, happy, no? Pero pwede kang maging happy na wala kang joy, pwede ba yun? Oh, nakatingin ako sa ngayon, nakangiti ka, oh, she must be happy, no? No? Kumakain ka, sarap mo kumain, oh, she must be happy. But inside, pag uwi mo, walang joy, no? Bakit nagre-reklamo? Consider it pure joy, my brothers and sisters. Whenever what? Whenever you face trials. Sabi niyo mga trials. Oh, madami. Isa lang ba? Madami. Oh, madami. Huh? Of many kind. Madami na. Marami pang kind, no? Grabe, ginulpi mo na. Trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. And that is why faith doesn't come easy. It must be tested. Who among you here have faith? If you have faith, then God will test that faith. Amen? Lord, I have faith. Pero pag may pagsubok na, Lord. Amen? Amen? Are you getting something? Kahit konti lang. Are you getting something? Next. Ano yung una ulit? Worship the Lord. We are to worship the Lord and every time, always. In 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, sabi doon, I know how great this makes you feel, even though you have to put up with every kind of aggravation. In the meantime, so hindi naman pala ito permanent. Sabi mo nga, temporary. Pure gold put in the fire comes out of it proved pure. Genuine faith put through the suffering comes out proved genuine. When Jesus wraps this all up, it's your faith. Sabi mo, it's your faith. Not your gold. Okay? So, hindi yung gold, but it's your faith that God will have on display as evidence, sabi niyo po, evidence of His victory. The evidence of your victory is not what you have in your hand. No? How, hindi gaano kalaki ang bahay mo, kasi maraming malalaki ang bahay, magagarang sakyan, pero walang joy. No? Pero tayo, kahit isa lang sakyan natin, o dalawa marahil, no? Kasi ako, dalawang sakyan ko. Dalawang sakyan mo, or may bahay mo, maayos naman. But pinakamahalaga sa akin, personally, is that I have joy and I have peace. It doesn't really matter, no? As long as my family is comfortable, hindi sila nilalamok o nilalangaw habang natutulog. Alam mo yun? Ganun. Pero even though, Apostle Paul went through all this aggravation and yet hindi siya nag-complain. And one very good person, one very good example is Job. You know Job? In his account, there was never a complaint. No? Muntik na. Muntik na! No? Umabot siya sa tugatog ng pagkakainis at ng pagdurusa niya, muntik nang magreklamo. Pero sabi niya, no, hindi ako magreklamo. All the glory belongs to the Lord. No? I'm not in control, He is in control. God is always in control. And He will, and isa pang dinisplay niya sa Bible, ay si, sino yung, ano, si, who was that? Billy, ano? Troy? Si, I forgot his name. Stephen. His life was displayed. No, he was stoned to death. Stoned to death, ma? Oh, yeah, I think.
And yet, Jesus Christ Himself, natuwa kay Stephen because He saw His character in the life of Stephen. No? He did not complain. And yet, he still worshiped God. Even when that time na siya ay binabato and put to death. What a character. Pero tayo minsan, kagat lang ng lamok, nagre-reklamo na tayo. Amen? Naintindihan nyo? Pinakasimple na yun, kagat ng lamok. Kulang yung ulam. Panis yung sinaing. Nagre-reklamo tayo. Galit ka na. Sira na yung mundo mo. Huwag ganun. Sabi mo sa katin mo, huwag ganun. No? You are better than that. Amen? Amen? I'm just citing very practical because I don't want to go to your sa pinaka-depth ng drama mo sa buhay because si Lord na nakakaalam dyan. Amen? Yung mga iyak mo sa gabi, si Lord na nakakaalam dyan. And as long as you put up that good attitude of worshiping God and not complaining, I'm sure God has a plan to vindicate you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, igaganti ka ni Lord. Yan. Galit eh. Gaganti ka. Parang, Lord, kunin mo na sila. Huwag ganon. When Jesus wraps this all up, it's your faith, not your goal, that God will have on display as evidence of His victory. Worship the Lord. Next, wait upon the Lord. Very simple. While you're waiting, you worship God. Amen. And while waiting for the result or whatever result you are waiting for, kung ano mang resulta ang inaantay mo, resulta sa exam, resulta sa test, resulta sa check-up, resulta sa trabaho, whatever result, no? You wait upon the Lord. And if you are waiting, you are under someone's grace. Amen. Hindi ka pwedeng magmadali. Like kunyari, sa SSS, pwede ka ba magmadali sa SSS? O, bilisan yung pila ha. May trabaho pa ako. Hindi pwede. Pumila ka dyan. Kung abutin ka hanggang tanghalian dyan, abutin ka hanggang tanghalian. What do? You wait. And while waiting, lumalabas ang puso minsan. Amen? How long will you wait? No? Habang buhay ka, may pagkakataon pa para magantay. I don't know what you're waiting for. Ikaw nakakalam yan. May inaantay ka. No? Naantay mo matapos si pastor? Well, let me tell you, wait till I finish. Amen? Amen? You wait. At habang nag-aantay ka, dapat may joy sa puso. Kaya nga, rejoice in your suffering. Hindi ho madaling mag-antay sa napakahabang pila. Pero kung yan po ay pila ng bigasan na libre, eh kahit hanggang hapon mag-aantay ka, libre yung bigas na makukuha mo. Di ba? Amen? Amen po? Kung yan po ay pension na inaantay mo buwan-buwan, eh, antay mo talaga yan. Wala kang, hindi ka magmamadali. Amen? So you wait. Very famous verse on waiting is Isaiah 40:31. If you want to memorize this verse, napakaganda. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. In waiting, pwede palang ma-renew. Because every day we are being renewed by God. Amen? And He is refreshing your spirit every day while waiting. No? While waiting, He will renew your strength and you shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary and they shall walk and not faint. Waiting is not doing nothing. Waiting is still doing what you need to do but expecting something good is going to happen. While waiting. While waiting, you're expecting not hindi maganda. You're expecting something good. Amen? Sino dito na nag-aantay ka pero in-expect mo, pangit yung kakalabasan? Eh, huwag mo na antayin yan. Pangit pala yung kakalabasan. Amen? Naintindihan nyo? Nag-aantay ka ng result ng exam sa finals. Ano yung naantay mo? You're hoping na sana makapasa ako. Kasi hindi ka nag-review eh. So you're hoping na makapasa ka. No? And there's that, Lord, sana po, sana. But you know what? In Christ, tanggalin na po natin yung sana. Because pag sinabi mong sana, you're not sure. But if you're in Christ, you can be sure of the outcome.
And there is number three. That's what I would like to share. Oh, number three is surrender. Very important. No? You surrender to whom? You surrender to the Lord. How do you surrender? Lord, wala na akong pagmamayari, wala akong may pagmamalaki. I surrender all to you. All my dreams, all my desires, I surrender it all to you. But if you haven't surrendered all of it to the Lord, then somehow, yung mga hindi mo sinurrender pa, kontrolado mo pa. Tama? Pero yung mga sinurrender mo na, hindi, wala ka ng control dyan. Si Lord na bahala dyan. Amen? Yun ang nangyayari. And that is why nahihirapan tayo minsan. Lord, sino bang Lord? Ako ba o ikaw? Di ba? Dahil hindi mo pa nire-release sa Lord yan, kung ano man yan, ibig sabihin, ikaw pa rin may control niyan. Ibig sabihin, hindi siya ang Lord dyan sa area ng buhay mo. Again, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Amen? Surrender means surrender everything to the Lord. But I also understand that surrendering to the Lord is like an everyday thing. Mahirap. Kaya mo ba i-surrender? Lord, surrender ko na po lahat. Lahat. Lahat ng titulo, lahat na ano, sa inyo na lang. Yeah. Yung mga bagay minsan na mahirap i-surrender. At yun yung mga pinakamalapit sa puso mo. Pero kung matututunan mong i-surrender lahat yan, I tell you, maganda ang kinakalabasan yan. Amen? Amen. Masarap po bang mag-surrender? Pag hinold up ka, anong ginagawa mo? Hold up to. Taas mo mga kamay mo. Di ba tataas mo mga kamay mo? Kahit alam mo na yung humo-hold up sa'yo, grade 3 lang tinapos, o kaya yung humo-hold up sa'yo, hindi mo alam. Suko ka. No? Kung sa hold up nga, sumusuko ka kay Lord pa. O yan, hugot. No? Di ba? Bakit? Kasi pag sa hold up, sasaksakin ka pag hindi ka... Amen? Si Lord, pag nag-surrender ka sa kanya, hindi kanya naman sasaksakin, bibless ka pa niya. Amen? Oh, hindi nakita nyo ngayon yung difference nun. Amen? Intindi mo, Pastor, na i-connect mo yun, yung hold up at saka yung ano? Anong connection? No. Psalms 37 verse 7, sabi doon, surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. Amen? Are you ready for the number 4? Pangapat po, bonus na po ito. We put our hope in the Lord. Many times, we have hope, but not in the Lord. We have hope in our work. No? Dahil mabait ako, dahil masipag ako, mangyayari sa akin to. Pwede naman, no? May mga taong ganyan, nagtagumpay sa ganyang area dahil nagsumikap sila. Amen? But the glory goes to them, not to God. But for us, we are believers of Jesus Christ. Our hope should be in our Lord God Almighty, not in our own strength. Because someday, I know someday that strength will fade away. But God's strength will never fade away. We should put our trust and our hope to someone who is steadfast, to someone who doesn't change, to someone who is faithful enough to fulfill His promises and His plan, and not to people. Many times we put our hope and our trust to people more than we put our hope and our trust to God. Amen? Pag ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos, ito ang promise sa'yo ng Panginoon. Kings will be your foster fathers and their queens your nursing mothers. They will bow down before you with their faces to the ground. They will lick the dust at your feet. Then you will know that I am the Lord. Yung pinakahuli po sabi, those who hope in me, those who hope in the Almighty God, those who hope in His name will not be disappointed. Kapatid, you will be disappointed with that person sitting beside you. Not once, twice, thrice. But in God, you will never be disappointed. Amen? Asawa mo na yan, madi-disappoint ka pa. Di ba? Totoo naman yan, di ba?
Kahit ako, minsan, nadidisappoint yung asawa ko sa akin. Ganun din ako sa kanya. But it doesn't mean, Lord, ayoko na. Because my hope with this relationship is not with that person, but it's in God. He is in control of this relationship. He is in control of this family. My hope is in the Lord. My resources is in the Lord. Maaring ikaw ang nagpapasweldo sa akin, pero I look upon the Lord. Amen? Your economy is not on people, but on God. In the economy of God, wala pong scarcity, wala pong deflation, wala pong inflation. Always good economy with the Lord. Amen? And that's why we put our hope in the Lord. We put our trust in the Lord. That was my last line. So we all have our dramas in life. Marahil yung drama ni Kuya Arman sa buhay niya ay mas matindi sa drama sa buhay ni Kuya Jun. Marahil yung drama ni Martin sa pamilya niya ay mas matindi sa drama sa pamilya ni Ana. It doesn't matter. We all have dramas in our families. And it's something that we need to go through. And many times it is something that we need to live with it. You know what? In the Lord, it doesn't have to be that way. Because you can always surrender it to God. You can always choose to worship Him and not complain. You can always wait upon the Lord and you will never be disappointed. You can always surrender it all to God. Lord, my family is a mess up family. I am a mess up person. You can always surrender to God. I am not perfect. Surrender it to the Lord. Lord, I have many trials. Surrender to God. Huwag mong suluhin yung pinagdadaanan mo, kapatid. You know what? We respond to two things in this world. One is fear and one is love. Wherever you go, you respond to these two things. Amen? Is that true? And based on your response to these things will show if you are a full character Christian. No? Many times we respond to our situation with fear. Naku, paano na yan? No. Natataranta. May emergencies. With God, there's no emergencies. Ang hirap ata niyan, Pastor. Parang sinabi mo, huwag na kami mag-alala. That's right. That's what I'm saying. Do not worry. Because when you worry, you sin. Worrying is sinning to God. Because you're saying, Lord, I'm a believer, I'm your son, I'm your daughter, and you don't know how to take good care of me. That's what you're saying when you worry. Tama ba? So, let me tell you, do not worry. Because God is in control. And I'm not making that up. In my life, God has always been in control. And that is why every day I'm beginning and I'm learning to surrender my life to God. It's more easier that way than to go on with this life with my own hands in my own power. Bigay mo na sa Lord. When you surrender to the Lord, you're saying, Lord, this is not mine, this is yours. Use it for your cause. Use my life to win the lost, make disciples. Amen. Sa cell group namin, lastly, I will share this. Sa cell group namin, minsan, napag-uusapan namin ng suffering. And dahil may mga suffering, may mga dramas kami sa mga pamilya namin. Minsan, ang ating response is, balang araw, makikita niyo. Balang araw, ipapamukha ako sa iyo. Mali ka agad. May galit. You want to prove something to man. You want to prove something to other people that you
are a better person, that you're, no. You don't have to prove to anyone. Just be the person that God wants you to be. No? You don't even have to prove yourself to God. Amen? Just surrender to the Lord and let God do it. Amen? Minsan, ang ating motivation sa buhay, and this is very famous drama sa buhay ng isang tao. One day, papakita ko sa inyo, di ba? Ganun tayo eh. Diba? Sino yung mga dumaan dito ng kahirapan sa buhay? Ang iyak niya, ganito. Balang araw, no? Magkakaroon din ako niyan. May resentment eh, may galit eh. Tama ba yun? Di ba? Mali po. Kasi gusto mong maging ganito, gusto mong magkaroon yan. Bakit? Para ipamukha. Hindi. Lahat ng ito, extra na lang po because you surrender your life to the Lord. Amen? At hindi ito yung hinahabol-habol mo. Amen? Ang habol mo is that may display yung glory ni God sa buhay mo. Amen? And while waiting, while surrendering to God, while putting your trust in the Lord, while worshiping the Lord, suddenly, tumayo si Jesus Christ, nakita niya yung karakter niya sa buhay mo. Oh my God. Yun ang totoong, oh my God. Then sasabihin ni Lord, now I can pour out my 100% blessing to this person because he is tried and tested through fire. Through earth, wind, and fire. Amen? Gusto niyo po ba yun? So, suffering. Okay po ba ang suffering? Ayos po ba? Pag walang suffering, walang struggle, boring ang buhay. Amen? Maganda siguro medyo bumuboxing-boxing din tayo paminsan-minsan. Hallelujah. If you haven't surrendered your life to the Lord, I would like to ask you, and I would like to suggest. No, I don't want to suggest. I want you to surrender your life to God today. And if that's you, I want you to pray with me. I want you to pray with me. All of us, let us pray. Right now. Open your mouth and utter this prayer. Are you ready? Let us pray. Aming Ama. Aking Ama. Salamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na siya ngayon aking tinatanggap sa puso ko, aking pong sinusurrender ang aking buhay sa inyo. Salamat po sa regalong ito. Siya nawa ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Simula ngayon, maghari po kayo sa aking buhay. Ipakilala niyo po ang iyong sarili sa akin upang lalo kitang matutunan at maipamuhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang at salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pag-ibig mo na walang wagas, na walang katapusan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito, ako'y iyong tinanggap bilang iyong anak. Ito po ang aking samantalangin sa inyo, O Diyos, Panginoong Jesus, aking Diyos at tagapagligtas.